For many, ready? For many are called, but few are chosen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Panginoon, muli, aralin namin po ito. Ngayon niyo po sa Brother James, parating pa lang. At maraming salamat po ulit sa inyong mga ginagawa sa aming buhay. So, winning namin, Panginoon. Magtuloy-tuloy kami sa aming iglesia, Panginoon, sa last week, Lord, na magandang maayos din po rin ng camp. Conference, Panginoon. Balaan niyo, Lord, sa mga namin, Lord. But especially, Lord, ang kailangan ayusin, Panginoon, ay maayos din po, Panginoon, na sila sa mga blessing sa leadership ng Pastor Dan. We pray na ang Pastor Dan, we pray na kami ng kaibigan din, Panginoon, na magiging partners namin at mga Baptist churches, Lord, sa Pilipinas, ay patuloy niyo magpapalain, especially as we do your work, Panginoon, and glorify you and honor you, Lord, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Pagpala, in Jesus' name we pray. Amen. Makapun na po. Good evening. Good evening. Okay, so si Brother James ay medyo magabi. Ang kabot. Okay, so last week ay wala nga ako, di ba? So, pero last week, ito ang ating natapos is yung kung paanong mayroong parable dito ng isang hari na siya naman ay naganda ng pagkain at magandang sa mga handaan talaga sa buhay natin, hindi naman madalas kinakasal, di ba? May anak ang apat. So, mga special days yan sa buhay natin. So, especially ito, hari. So, naghanda nga siya. Yan ay pinang-ilatulad sa Panginoon na naganda sa atin ng nananda ng Diyos sa atin. Pinakamaganda, hinanda sa atin. Ezekiel. Anong hinanda sa atin ng Diyos? Mga bata, ano? Anong hinanda ng Diyos? Hindi Diyos. Diyos. God. Anong hinanda ng God? Ng Lord. Ha? Wala ba siyang hinanda? Anong pinakamagandang hinanda niya sa atin? Blessing. Totoo yun. Anong klaseng blessing? Medyo generic yung blessing. Pwede pagkain. Blessing. Diba? Bahay. Saan? Saan? Sa mundo. Hindi lang yun. Ito, tayo lang gumawa nitong bahay eh. Pero anong sinanda niya sa langit? Ganun din. Bahay sa langit. Yan ang hinanda niya sa atin. At yung langit mismo. Napagandang place. Walang kamatayan. Walang lungkot. Okay, nalulungkot ba kayo mga bata? Minsan, di ba? Sa lupa, ganun talaga. Pero kayo, hindi pa kayo masyadong nalulungkot eh. Wala pa kayong matinding problema eh. Naglaro lang kayo, di ba? Pero meron pa rin. Napalo kayo, di ba? Stephen, ba't pumunta ka pa dyan? Dito ka na. So, yun ang hinanda sa atin ng Diyos, ang langit. Okay, sabi ng Jesus, He had prepared a place for us. So, ito yung hinahalin tulad ngayon dito. Ano nangyari dito? Hinanda niya, hindi pumunta yung mga pinaghandaan. So, yun ay picture ng mga tao na ayaw minsan ng langit. No? Wala silang tiwala sa Diyos, walang pakialam. Mas occupied sila ng mga temporal things. Pero nakita natin doon, lahat ay inimbitahan. At yung iba naman ay pumunta rin. So, sila ay nag-enjoy. Amen? Pero, ito ngayon yung continuation. Okay? So, inibitahan lahat. Lahat, actually. Kasi talagang marami handa eh. So, yung nangyari? Mapatuloy natin, ha? Doon tayo. Sabi doon, and when the king came in to see the guest, okay, sino bang naimbita dito? Sino pumunta? Eh, may nakita siya, no? He saw there a man which had not a wedding garment. So, pasan ba yung damit, no? Hindi lang sa, syempre, para tayo mainitan. Ang damit ay naging simbolo din ng ano? Ng katuwiran natin. Kaya kayo sa church, yan, mabuti kahit paano, mga bata lang naka-short. Pero maganda, nakapantalon lagi kayo. Okay, at least, makapantalon kayo. Okay, pinakamaganda nyo. Nakita nyo naman pasta nyo, nakabarong. Tapos nakapag-Sunday, nakamerkana pa. Nangka pa. So, dapat makita nyo na pinaghahandaan ng
mga special events. So sa atin, every week, special ang panambahan. Sunday, especially. Okay? Thursday, walang Bible study lang naman tayo. Pero still, nasa church ka, ano, maganda dapat. So, dito, anong pinaghahandaan nila dito? Okay? So, nasabi ko sa inyo kanina, ito yung picture ng langit, pero makikita natin mamaya, hindi perfectly yung illustration na yun. Okay? Illustration lang yun. Pero kaya sabi dito, may nakita siya, hindi siya nakadamit pang wedding. So, ano ang wedding? Nakakita na pa yung wedding? Diba? Kaya sabi sa akin yun ni Banang eh. Sabi ba naman sa akin? Uy, pastor, punta ng kasalan. Nakinig niyo ba yun? Sabi. Kasi nung nag... ito niya ako naka-Merkana. So kasi yung pagkasalan, talagang pumahan yan. Pinakamagandang may susuot mo. Kasi nga, special event sa buhay nung siyempre kakasal at yung mga nagmamahal sa kanya, di ba? Ano nakita, nabasa niyo dito, sabi niya, hindi ito nakasinelas lang. Kasalan, nakasinelas ka lang, tapos nakasando ka. Kasi siyempre, inausap siya nung hari, sabi dito. And he said unto his friend, how comest thou in hither not having a wedding garment? Ano sabihin nun? Ano yung how comest thou in hither? No? Paano kang? Or paano nangyari? Or bakit? Parang ganun eh. Alam dapat ng mga tao na, yun yan, nasabi ko sa inyo, handaan to, naghanda yung nag-host, naghanda yung kakasal, ikaw, makikipunta ka na lang, di ka muna naghanda ng damit lang. Kung lang, regalo. Ganda rin, may regalo, di ba? Pero ba, kahit man lang yung damit mo, hindi napagandaan. Okay? Ang sabi dyan, and he was speechless. So, bakit sa palagay niya speechless siya? Bakit siya, ano yung speechless? Ezekiel? Speechless. Ano yung speechless? Yan, ganyan. Very good. Walang nasabi. Ganun ang speechless. Bakit siya speechless? Pinatagot. Mahirap bang sagutin yun? Hindi yun. Alam mo kung bakit yun ang suot mo. Siyempre, sigurado ako. Pero ang dahilan, bakit di siya makapagsalita is, natakot siya. Di ba? Hindi tama yung ginawa niya. Okay? Para siyang actually, ang lakas ng loob niya. Kasi makikita mo na, naka-formal lahat siya ako. Wala akong pakialam dyan. Diba, nakita mo naman yun, malayo pa, di ba? Ang handa, pati mga kotse yan, nagkahilera, kahit nanghiram lang ng kotse iba dyan. Basta, talagang di ba? Kasi nga, special eh. Kasi ikaw, nakasando ka lang. So, ano sinasabi nun, Stephen? So, ang taong hindi yan, sabi nga nila, heaven is a prepared place for prepared people. Hindi mo malachambahan lang yung langit. Okay? Though, sa biyaya ng Panginoon, may soul winner, dumaan. Pero nag-decide ka pa rin eh. No, nanampalataya ka sa Diyos, naniwala ako sa nag-share sa'yo. Okay? So, ang may picture ngayon nito, medyo iba. Hindi ganun exactly yung langit. Pero, ang langit dito, yung paghahanda ng Diyos. So, ano ngayon dito, yung hindi handa? Yan ay picture ng isang nakisama-sama lang. Okay? Hindi pala ligtas, nasa church lang. Di ba? Sabi ng Panginoon, not all that calls me Lord, Lord shall inherit the kingdom of God. Nakiki-Lord, Lord ka lang pala. So ito, nakikikain. Okay ba? Nakikikain. Pero hindi pinagandaan. Okay? So again, hindi dahil sa pagdadamit, maliligtas ka. Pero yung picture yun. Naintindihan mo yung picture? Para lang makita natin. Kasi, especially yung mga bata, kung maalala nyo, di ba, nung nag-aaral kayo, yung mga kinder prep. Di ba, anong para malaman nyo yung salita? Para maintindihan nyo idea. Uy, dog. Uy, tree. Di ba, napansin, naalala nyo ba, nung nag-aaral kayo, puro picture. So, para maintindihan yung concept behind the picture, pinapakita siya picture. So, ngayon dito, may mga katotohanan dito na pinapakita pa kayo nun, pinipicture lang namang kwento. So, ano ngayon sa kaligtasan yung damit? Okay? Tingnan natin sa Revelation.
So anong ito to? So sa Revelation 19, pwede ang ito 19. Okay, basa nyo nga. Ready, go. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Ano yung saints? Sino yung saints? Si Ezekiel, sino yung saints? Ano yung saints? Saints. Ano yung saints? Yan yung mga banal na tao. Pero sino yung banal na tao? Sabi, walang matuwid, walang kahit isa. Ito yung mga ginawang banal ng Panginoon. Mga ligtas, mga saved. Okay? Kaya sabi dyan, nung Revelation 19, ito yung, ano ba Revelation 19? Ito na yung, ano eh, Marriage Supper of the Lamb. Yan. Okay? At yung bride na pinipicture dito, yung mga mananampalataya. Okay? Lahat ng mananampalataya ang tawag sa kanila parang bride. At siya naman ay kanina tayo kakasal kay Jesus. Okay? So, siya daw ay sinusunuotan ng fine linen, di lang basta damit. Yung linen, ano yan? Maganda yan, no? At malinis at puti. So, anong sabihin nun daw? Pinipicture nun for the fine linen is the righteousness of the saints. Nakita nyo yun? Yung righteousness, magiging matuwid, pinipicture ng damit. Okay? So, babalik tayo sa ating text kanina. So, actually, sinasabi doon na bakit hindi ka nakasuot ng maayos? Baka hindi ka righteous. Ngayon ang picture dito noon. Kaya ngayon, nakiki-church-church ka dyan, hindi ka palaligtas. Okay? Ngayon, may maraming ganun. Mga baptist, hindi naman palaligtas, nasa church. Kasi sinesyalan mo, hindi totoo. Diba? So, dapat hindi ganun. Dapat, dyan na nga yung kaligtasan. Ano pang gagawin mo? So, lalo naman sa ibang churches na wala rin, pati pastor, hindi ligtas. Mga pare. So, pero ito, example na to ng, ano, ng talagang kaligtasan na. Dyan eh. No, hinanda na dyan sa langit sa atin. Kaso, yung iba ay hindi ligtas. So, pansinin natin anong ginawa sa kanya. Okay? Sabi dyan, then said the king, pakibasa pa, ready, go. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Gnashing. Gnashing of teeth. So, palagay niyo, saan siya tinapon? Sa labas. Sa labas, di ba? Kaso po, sabi dyan, there shall be weeping and gnashing of teeth. Kung maalala niyo yung mga binasa natin sa Matthew din, saan may weeping and gnashing of teeth? Kulungan. Kulungan. Masahin natin, ha? Weep. Gnash. Teeth. Tingnan nyo, sa Matthew, nakakailan na tayo. Isa pa lang pala, okay? Sabi dyan, but the children of the kingdom shall be cast in out of earth, outer darkness din. There shall be weeping and gnashing of teeth. Okay? Dito sa... Okay, dito na sa Luke 13:28. Tingnan natin, ha? Okay, anong dito? Anong Kingdom of God eh. Pinag-uusapan. So, sa bang kaharia ng Diyos? Kingdom of God, Kingdom of Heaven, isa lang yun. Okay, huwag kayong maniwala kay Rockman. Na magkaiba pa raw yun, isa lang yun. Okay? So, ito kaya itong mga parable niya dito. Oh, strive to enter into the straight gate, for many I say unto you, which will seek to enter in, shall not able to. Alam natin yan from Matthew na yan ay langit at impyerno. Okay?
So yan, tsaka pag tiningin natin lahat yan, gnashing, weeping, and gnashing of teeth, yan ay impyerno. Impyerno po yun. So kaya nga nabanggit ko kanina, di ba? Yung picture ng paghahanda ng Diyos, hinanda sa atin, pinakamagandang paghahanda. Ay, sa tanang buhay mo, hindi ka man nakakain ng masyadong masarap dito sa lupa. Kung ligtas ka eh, sarap sa langit. So pinaganda sa iyon, salamat sa Panginoon kung doon tayo. Kaso yung iba, ano nangyari? Tulad dito, member ka kunwari dito, tapos hindi ka nakikinig. No? Namatay ka na lang, hindi ka pala ligtas. Si Ezekiel, ligtas ka na ba? Saan ka pupunta pag namatay ka? Hindi mo alam. Mamaya, pag-usapan natin ha. Si Peter, saan ka pupunta pag namatay ka? Sigurado ka? Saan? Ben. Okay. Okay, so yun yung pinakamagandang mangyari sa atin nung punta tayo sa langit. Itong pinaka masaklap, pinaka nakakatakot, pinaka nakakalungkot, yung kabaliktaran nun, okay, sa impyerno. Okay? So, pero sabi dito, kahit kanina sa Luke, may napansin nyo, sinabi din to, for many are called, but few be chosen. Ano yung sabihin nun? Or few are chosen. Yun ang totoo. Tama po yun. Maraming sinabi ng Panginoon niya. Tinanong din sa kanya eh. Lord, are there few be saved? Ibig sabihin, maraming nakinig, pero... Maraming nakikinig. Yun ang ewan ko, hindi maintindihan rin eh. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo lahat. Pero dahil ng tao, iba pinipili. Okay? Sa atin, minsan, kaya doon maganda sa soul winning natin, minaster natin yun eh. Tapos pati yung pinipili na natin yung malamang sa hindi, maliligtas, pinanalangin natin. Kaya, di ba, may mga time na halos minsan, walang sablay eh. Di ba? Pero, maniwala kayo, mga galing na soul winner, pag nasa lugar na hindi receptive, ang hirap daw. Kahit sina, ano, mga galing na yung mga yun. Alam nila yung gospel, matyaga sila. Alam nila yung Bible verse. Alam nila yung paliwanag. Tapos, mag-soul winning sila ng tatlong oras, dalawa lang naligtas. Lahat sa lahat sila. Yun ang totoo, sa US daw, ganun. Parang nakakatakot na nakakalungkot. Okay? Kaya sabi dito, pag ikaw hindi nakaligtas, sa impyerno ka. Okay? Kasi sabi daw, but for many are calling, sabihin, lahat naman kayo tinatawag eh. Lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Lahat ng tao may konsensya. Diba? Lahat siya meron, pero yung iba matigas talaga ang ulo. Dahil sa kasalanan at napakarami pang bagay. Basta matigas lang ulo, may ibang gusto, hindi nakikinig. Okay, kahit ang Diyos ay malinaw na ang kanyang instruction at mapagmahal siya, andiyan na nga ang langit. Pero available din ang piano sa mga hindi nakikinig. Okay? Kaya yun ang ibig sabihin, for many are called, lahat kayo tinawag, pero hindi lahat ay pinipili. So, yan, gagamitin naman ito ng mga iba, ang Calvinist na naman. Okay, ito mo, ang Diyos ang namimitin. Totoo nga yun. Tinakil na natin yan nung sa ating series sa ano, di ba, sa eternity. Okay? Yung destiny natin. Inano natin yung Calvinist kasi nga may tama pero ang daming mali. So ito ang tingin nila dito. Okay, tama, pinipili ng Diyos ang pupunta sa langit, pupunta sa impyerno. Hindi ganun sinabi sa Bible. Ang sinasabi sa Bible, parang yung pag kinuha mo yung context nito, tinawag lahat. Tinawag eh. Handa kayo, kasya kayo dito. Kaso hindi pumunta. So in effect, para silang hindi pinili. Di ba? Hindi sila pinili kasi wala sila dun eh. Wala sila. Imagine nyo ba mga bata, sayang yung pagkain, sayang yung paghanda. Ano nangyari? Tinawag sila, hindi sila napunta sa langit. Okay? So kaya maniwala kayo, kaya ang soul winning natin, napaka-importante. Mga bata pa kayo, maawa kayo dun sa mga hindi maliligtas. So again, meron kayong sariling utak at kayo ay pagandaan nyo yan ng ilang taon. So, kaya nyo yan. Okay?
So, naiintindihan ba? Medyo continuation na lang to eh. Kaya, ganun ang kaligtasan. Sa Bible, punong-puno ng kwento about salvation. Okay? So, kaya huwag kayong magyabang. Nasa bansa kayo, Pilipino ito, mga Pilipino, madaling totoo yun. Kaso nga, isa ka ba doon sa mga maliligtas? Diba? Yun ang lalong nakakatakot, mas lalong nakakalungkot, diba? Okay, sa bansa nila, 1 million sila, sampung million sila, 1 million lang naligtas. Nakakalungkot pa rin, dami pupunta sa impyerno. Eh sa atin, mara, 10 million tayo, 9 million na pupunta. Masaya, pero imagine mo, ikaw yung isa sa 1 million. Parang pagtampuhan ng ano nun. Diba? Na-imagine nyo ba? Kawawa ka naman. Karamihan kami sa langit, tapos ikaw, hindi. So, nakakalungkot yung picture na yun, diba? Hindi ka pinili kasi tigas ng ulo mo, kung ano man yan. Anong problema mo? Ba't hindi mo pinili ang Panginoon? Okay? So, yun na yun. May question ba doon? Sige nga, question. Eh, ba't di nilang pinili lahat? Pinili, tinawag na nga lahat eh. Ang Diyos, di ka naman pwedeng wala nang rules. Kaya nga may rules para may sumunod. Tapos, hindi ba? Mayroon pang paraan ng kaligtasan na by faith. Kaya natin lahat yun, kahit mga bata, tapos di ka pa rin sumunod. Okay? So, hindi na pwedeng sabihin ng Diyos na unrighteous. Ano pa? Question? Yung mga hindi naniniwala sa ngayon, biglang dumating pala na yung pili ba kasi lang dumating ang end of the world do kakalbo ba sila ng panahon yun para magsisi or... meron naman yun di hanggang ano yan hanggang end times pwede pa yan eh. Pero huwag na tayong maiksan dun kasi nga ang laging habol natin di ba rewards kung makakarami ka ng rewards gusto mo ba wala kung ikaw ay ano nari na lang. Pwede ka palang, marami. Kunari lang, sasakyan. Maraming pera. Kunari lang. Yun ang illustration. Pipiliin mo ba talaga yung konti lang? Kung pwede naman, di naman masama na magkaroon ng marami. Anong gusto mo? Marami o konti? Sige. Anong gusto mo bahay? Malaki, maliit? Malaki. Kung pwede naman, di ba? Kung pwede naman, ang pangako nga ng Diyos yun eh. Reward sa'yo, nasa kanya yun, bibigay niya yun. Stephen, anong gusto mo? Maging matalino, maging bobo. So marami yan eh. Yung isa, matalino. Ito talagang matalino. Anong gusto mo doon? Kung kaya mong marating lahat yun? Ha? Kung ibibigay nga lang sa'yo reward eh. Anong pipiliin mo? 1, 2, or 3? Yung the best na, di ba? Ano to eh? Basic lang to eh. Kaya, kaso hindi makuha kasi ng iba yun. Dito pa minsan papairalin ako, hindi simpleng tao lang ako eh. Doon ka na sa the best, ano? Toto po ba pag hindi ligtas, hindi maintindihan yung Bible? Marami kang hindi maintindihan. Meron kang maintindihan konti lang, pero yung mga iba, karamihan hindi na. Mali-mali yung pagkakaintindi mo dyan. Bakit? Ang tanong. Sabi niyo po, pag nililigtas, parang inayawan yung parang covenant. Ha? Covenant? Especially, yung mga bagay nga na pwede mong matutunan. Sabi ko sa Bible, for the natural man receiveth not the things that is of God. Okay? Kung sinabi natural man, hindi siya spiritual man, parang normal lang na tao. Hindi naman masama yung kaso, yung mga turo sa Bible, hindi basta-basta maintindihan yan. Kaya dapat maligtas ka muna. Pag naligtas ka muna, para ka ngayong pinanganak. Diba? Itong mga bata kayo, may natural ability kayo matuto. Oo, sa spiritual, may magtuturo na ngayon sa'yo, Holy Spirit. At sa pagligtas ka, nagugustuhan mo rin siya. Oo, nakaka-relate ka sa Diyos. Totoo yun. Yung ating, diba, yung spirit natin, buhay, gusto na nakikipag-usap ka sa Diyos siya. Pag hindi ka paligtas, ano ka? Patay. Nakikipag-usap ba yung patay? No. Diba? So, hindi yan. Hindi nakakaintindihan. Yung ano lang, may mga bagay lang siya naiintindihan, pero hindi karamihan.
Ba't mo natanong? Hello, United din yung ba yung pinag-uusapan natin? Okay, so yun na yun. Okay, ito. Paibasa mo. Ready, go. Then when the Pharisees and two counsel how they might entangle him in his talk. 16. They sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of man. Sige, 17, go. Tell us therefore what thinkest thou, it is lawful to give tribute unto Caesar or not? Okay, 18, ready, go. But Jesus perceived their wickedness and said, what have you been, you hypocrites? Hypocrites yan, okay? So, ano nangyari dito? So, medyo tapos na yung kanyang speech. Pero ito daw yung isa sa mga final na, na di ba marami na siyang best na tinatanong na pag-aralan natin yun. Ito daw isa sa mga talagang last na eh. Kasi later, sabihin dito, wala nang magtanong sa kanya. Okay, but anyway. So, ano nangyari dito? Again, sino yung mga Pharisees? Mga religious leader ng time ni Jesus, talagang sila established ng time na yun. Kaso, tama ba sila? Hindi mga tama sila, pero maraming mali. Okay? So ngayon, naiingit sila kay Jesus kasi si Jesus na tama. Talagang alam niya yung salita ng Diyos. No? And kinoconfirm niya ng mga maraming miracles. Well, kaya ano ngayon yung feeling ng mga Pharisees kay Jesus? Mahal niya ba si Jesus? Diba? So, diba? Sila yun naiingit. Karamihan sa kanila. Okay, hindi lahat. Pero karamihan. Kahit ngayon, yung mga Hudyo, galit kay Jesus. Kahit yung ngayon, yung mga wicked people dyan, ingit yan sa mga Kristiyano, totoo. Nakikita ka pa lang yun, napaso ka na. Ay, ikaw, isa lang asawa mo? Ganun yun. Ay, ikaw, mumusunod ka sa magulang mo? Diba? Aasarin kayo yan. Kaya... masama yan. Maniwala kayo. Kaya nga kayo, pinoprotektahan kayo. Dito lang kayo muna. Pag hindi habang di pa kayo handa. Habang tinuturuan pa kayo, sa bahay lang kayo. Kasi pag nandun kayo, hindi nyo alam kung ano ma-encounter nyo. Kaya ano pang gagawin yung mga yan? Eh, marami. Malukohin, kung ano-ano. Okay? So again, may mga mabait din naman yan. Kaso nga, mas maganda na maihanda kayo bago nyo. Ngayon, so, kaya sabi dyan, to counsel. Ano yung sabi to counsel? Ha? Ano yung to counsel? Ano yung to? Kumuha. Ano yung counsel? Gabay. Di ba? Nag-usap-usap sila. Paano? Paano? But how they might entangle him in his talk? Ano yung entangle? Entangle. Okay, especially ano yung isang tangle? Ano yung isang tangle? Talian, di ba? Pag sinabi entangle, matalian siya sa kanyang salita. Okay? Alam niyo yung sabihin niyo, mga bata? Di ba, minsan kayo, nag-isinungaling kayo. Siyempre, mga magulang niyo, matalino, di ba? Alam ko, Stephen, pag nagsinungaling to, alam ko eh. So, gagawin ko, tatanungin kita, oh, ikaw, ginawa mo ba talaga to? Hindi. Di ba? So, bakit? Kasi pag na-entangle ka, ibig sabihin, nakita na mali ka. Okay? Diba? Ano nga sabihin ko? Ano sabihin ko? Parang kanina, diba? Walang masabi. Speechless. Kasi alam niya eh, mali yung ginawa niya, tumuloy pa rin siya. Okay? So, ganun din ang... kaya ngayon, ganun lang, dahil naiingit sila kay Jesus, iniisip nila kung paano ito mapapahiya. Kasi ang pinapahiya ni Jesus talaga sila. Kasi nga, hindi sila tunay eh. So, dahil si Kristo ay tunay, para maintindihan ng ordinary people na itong mga religious leader na ito ay peke, madalas ay hindi, iba ay papahiya. I-expose yung mali nila. At dahil dyan, actually, maraming magagalit sa'yo pag ina-expose mo yung mali nila. Okay, kahit ito minsan magkapatid, huwag mo sinumbong. Huwag mo na sabihin. Diba? Sa mga pastor, maraming ganyan, magagalit sa'yo, sinabi mo lang, mali ito.
last Sunday, yung ating ano, preaching. Sinabi mo mali yung repent of your sins. Eh, hindi na. Galit na. Kahit supposedly, pakinggan lang naman, di ba? Pakinggan ko, baka nga mali ako. Pero ang taong walang control sa kanilang emotion, minsan, okay, or mahina, ganun. Okay? So, ang Panginoon, wala kang, hindi mo siya pwedeng entangle kasi nga, wala naman siyang mali. Okay? Kahit yung mga dating aral niya, tama, ngayon, tama. So, walang mas magawa itong mga to. Pero, kaya ang ginawa nila is, kaya makikita natin ito, isa sa mga style ng mga masamang loob. Ano napansin nyo? Napansin nyo ba na hindi sila mismo yung humarap? Diba? Isa yan sa mga style. Kasi mapahiya man itong taong to, at least hindi ako inapahiya. Isa yan sa mga style kaya ako. So, sa office, kahit may mga office politics talaga eh. Kaya minsan nakikita ko pag yung boss ko, parang mali naman ito. Ba't hindi ko magsabi? Eh, kasi may mga usapan yung mga boss-boss na talagang dapat sila mag-usap eh. Eh, parang hindi mapahiya, eh, papagawa sa'yo, ganyan, ganyan. So, importante na ikaw yung anong, wala kang dapat itago, ikaw na yung may pag-usap. Pero in this case, anyari? Yan, sinugo yung mga disipulo nila. Ngayon, itong Herodians, di ko sure to. Marami nagsasabi, yan ay mga loyalista ni Herod. Pwedeng ganun. Simple, sinasabi, parang ano daw pa yan, religion or something. Pero nakikita ko dyan, sa Bible, ang nabasa ko lang na Herod dito, yung mga leaders na naghahari-harian sa Judea nung time na yun. Okay? So anyway, sabi dyan, sinugo. Tapos, tingnan nyo to ha, binola pa siya nung umpisa. Sabi dyan, oh, saying, Master, we know thou art true and teaches the way of God in truth. So, totoo yung sinasabi nila dahil totoo yun. Ang Panginoon ay Master, totoo rin na siya ay totoo, totoo rin ang tinuturo niya, ay ang kaparaanan ng Diyos sa katotohanan. Tama lang, pero at sabi dyan, neither carest thou for any man, for thou regardest not the person of men. Maganda ba yun? Yung regardest not the person of men, maganda mong bagay yun? Positive ba yun? Okay, maganda yun. Okay, pag sinabing regardest not the person of men, sabihin, hindi polke anak to ng usino, presidente, hari, gagalangin mo na dahil lang anak siya, kahit wala siyang ginagawang mabuti. Yun yung sinasabi sa Bible na respect of person. Parang ganun. Okay, marami pong politiko kahit sa office, hindi naman kailangan, no? Hindi naman siya talaga matino. Sabi mo, matino ka. Sabi mo, magaling ka kahit hindi. Iba yung dahilan. Hindi talaga katotohanan. Kundi yun nga, either you respect yung person. Okay, naintindihan nyo ba yun? Especially sa religious leader. Okay? Ngayon, ito yung tanong nila ngayon. So, alam niyo yung taong masyadong mabulaklak ang bibig, ako, nag-iingat ako dyan eh. At sana kayo din. Hindi normal po yun. Ako, mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung anak ko, daddy. Pansin nyo ba, hindi naman ako masyado, diba? Kasi minsan may mga bagay na alam na eh, na ipapakita na lang sa action and sa mga ginagawa mo, hindi mo ginagawa. Pero ang isang taong puro praise the Lord ang ano, wala namang kinalaman minsan, nagpapabulaklak lang ng bibig yun. Alam nyo ba yun? Alam nyo yun, di ba? Mabata, alam nyo ba yun? Mabulaklak ang bibig nito. Eh, hindi lagi masama yun. Pero pag bulero na talaga, ito yung ginawa nila, okay. Pero ngayon, sabi dito, tell us therefore what thinkest thou? Ano bang isip mo? Is it lawful to give tribute unto Caesar or not? So si Caesar ay yung panahon nila, ay yan yung ruler. At sila si Caesar ay nag-utos ng mangolekta ng tax. So kung sinabing tribute, kahit yung mga Hudyo dati, mangolekta rin sila kanilang mga pinamumunuan. Okay? So dahil nga, yan ay ginagamit sa public works. Okay? So ngayon, ganito yung background na ang Judea ay siyempre, dati silang free people, mga Jews. Pero ngayong time na to, hindi sila free. Okay, sila ay under the rule of the Roman Empire. Okay, so na pinangunuan ng Caesar. So yun ang ano doon, context doon. So may politika dyan na nangyayari. So kahit ito, ahalala lang naman next year ba? So sipsipan na naman yan.
pansin nyo naman, pati mga kotse minsan, may mga Duterte, gano'n. Kasi iba naman, nung uso yung Aquino, Aquino, Marcos, Marcos. Kasi maraming tao, respect or person na hindi naman dapat. Pero, sabi dito, parang, sabi dyan, sabi, basahin mo natin 18, sabi dyan, but Jesus perceived their wickedness. So, sinasabi ng Bible na wicked yun. Yung mambola ka, tapos, iaano mo naman siya, itatrap mo, di ba kanina, entangle. Gusto mo lang siyang hulihin sa kanyang mga salita. So, hindi ka nagtatanong para matuto, okay, nangaasal ka lang, or, yun nga, mangtatrap ka. Ba't mo gagawin yun? So, madalas sa hindi, masama yung balak mo. Okay? So, sa aming mga teacher, mga pastor, madalas siyang gagawin sa iyo. Kaya, pinagandaan ko na rin yan. Hindi ko alam kung napagandaan ko lahat, pero, maraming ganyan. Gawin ito ko sa inyo last time nga lang. Diba? Sinasabi sa akin yan, paniniwala mo, hindi nga ito eh. Hindi nga yan eh, ano ba? So parang inaano sa akin yung gusto niya. Bakit? May masamang balak yun. Wicked yun. So I believe kasi napahiya sila. Napahiya siya. Gusto niyang ibalik sa iyo. So normal yan sa tao, pero masama. Okay, nakita niyo ba yan? Okay, ngayon. Medyo magaling yun, okay? Magaling. Paano mo sasagutin yun na hindi ka mapahamak? Pag sinabi mong mag-tribute tayo kay Caesar, again, ang setting is, ang loyalty nila, siyempre, sa bansa nila dapat, mga Hudyo kayo. Tapos sinakop lang kayo, kayo ay under the rule, okay? Para tayo mga Pilipino, kunwari, tapos dito may China ngayon, dati Spain, di ba? So, pag kinampihan mo yung Spain, ano ka? Pag sa tingin ng mga Pilipino, ano ka? Traidor ka. Walang kwenta to, Pilipino tayo. Magsisilbihan mo yung mga Espanyol, di ba? So, ngayon naman, China, di ba? Sibihan mo na yung Chinese, magaling talaga sila eh. Hindi pwede yun, di ba? Kahit niloloko tayo, binubuli na tayo. Okay? So, that is not good. Ngayon, pag sinabi naman niyang, hindi, huwag tayo magbayad ng tribute. Anong ibig sabihin naman nun? Rebellion naman yun. Okay? Ang sabi sa Bible, submit tayo to the higher powers. So, sa panahon na ngayon, talagang power doon, yung gobyerno na lang, hindi ng Hudyo, hindi mga Romans. So, paano nga sabihin mo doon? Nakita niyo ba yun? So, either way, siya ay talo. Kung hindi siya marunong. Pero syempre, marunong siya. Anong ginawa niya? Una, sinabi niya muna, why tempt ye me, ye hypocrites? So, importante yun. So, ako, ganun din ako, pag nakita kong itong taong to, hindi ko na sasakyan yan. So, sabihin ko, anong pinagawa mo ba? Para siya na yung mapahiya, di ba? Kasi hindi pwedeng hindi rin didepensahan minsan yung sarili mo. Tinawag niyo talaga dyan, no? In-expose niya, mga hipo. Ano yung hipokrito? Sinabi, hypocrite. Yan ay mga tao. Again, walang matinong sa atin kahit isa. Yung perfect, wala yun. Pero, yung mga hypocrite, doble yung wickedness niya kasi pinapalabas sila. Sila yung matino, pero baliktad pala. Pero, talagang nag-e-effort sila na, uy, magento ako, magaling ako. Matino ako. So, hypocrite. So, iba yung salita sa gawa. Okay? So, ngayon, ito. Hindi siya natapos doon. Sinagot niya rin, no? Dinemonstrate niya yung not only wisdom niya, tsaka yung nalalaman niya. At magtuturo siya sa atin ng bagay dito. Okay? Sabi niya dyan, okay, pakibasa po. Ready, go. Wait. Show. Okay? Ready, go. Show me the tribute of money. And they brought a penny. Okay, so hindi muna siya sumagot ng diretso. Okay, kasi nga may pang-trap, tinatrap siya. So hindi ka pwede magsabing yes or no lang. Tandaan yan. Dapat maintindihan nyo yung tanong bago ay sumagot. Okay, nadaan natin yung sa Proverbs, diba? He that answereth a matter before he heareth them. Ano sabi doon? It is foolishness and shame to him. So, huwag kang sagot ng sagot. Intindihin mo. Ngayon, naintindihan niya ito eh. Sagot ay yung ginagawa nito mga hipokrito na to. So, ngayon, ang sagot niya hindi lang basta sagot. So, nag-frame muna siya ng illustration para sa mga, dun sa mga tao nagtatanong at especially nakikinig. Okay, para maintindihan nila, okay? So, ganun kahit ako, ganun. Ganun tayo dapat. Pag naintindihan mo ng talo ka dyan, hindi dahil mali ka, pero dahil frame up ka nga, huwag ka nang mag-step up
step ka doon, patibong to, nakita ko na, patibong, sige, subuhan nga, malakas. Mamatay ako dito sa ito, patibong na to. Hindi, ganun. Kaya ginawa niya, patutuan din tayo, sabi niya dyan, sino meron dyan, ano, pera? Okay. Hindi, binigyan siya. Anong nakalagay sa pera? Ngayon, sino nakalagay sa pera? Mga heroes-heroes, di ba? Pero actually, may ano din yan, may ibig sabihin din yan eh. Pero totoo lang yun. Kaya, yung mga yan, kahit ito, kung maalala yung history ng Pilipinas, nagpapataasan yung mga pamipamilya na yan. Mga Rojas, di ba? Kaya, may pangalan yan eh. Tapos, ang minsan, itataas nila, bakit gusto mong gawa na naman si Rizal ng ganyan? Pero actually, kasi kamag-anak pala nila. Mga ganon. Yan ang totoo po, no? Kaya, anyway, ang pera natin, ganun yan. Dati lalo na sa kanila. Gara pa lang dati. So, pera yan ni Cesar, mukha ni Cesar yung nakalagay. So, anong ginawa niya ngayon? So, galing yan. Nagtanong siya. So, bakit laging tanong? Napansin niyo ba kahit ako, lagi ang tanong? Bukod sa ba, hindi kayo antokin. Kasi pag tinatanong yung tao, na-engage yung kanyang utak, no? Nag-iisip siya. At napaka-importante ng mag-iisip sa pag-aaral. Okay, nakakita na ba yung paring nag-preach, di ba? Nang kwenta, di ba? Pero, iba, natututo natin. Pero anyway, kahit sino, kahit sa school, di ba? Pag nag-salita ka ng ganito, dapat engagement tao. O, tulog yan. Pero ito, laging tulog eh. Kahit anong gawin ko eh. Anyway. Okay, hindi tulugan to, ha? Sige lang, maglaki mo, sana. Ngayon. So, kaya tinanong niya, huy, sinong nakalagay dito? Sino may pera? Ako pera, eh. So, ginan yan. Sino ang, ano yung mukha to? Napirma. No, sino yan? Ay, this is Cesar. Okay natin, ayan. Sino dito? Sa 5 piso, sino to? Eh, sigil. Sino to? 5 piso. Sino to? Sino nga ba to? Reginaldo. So sa kanila, puro Cesar ang pera nila. Yung pera kabila. Yung pera. So, yan. So sabi nila, thank you. Then said Cesar. Kaya ngayon, ito na yung sagot ng Diyos ngayon. Kasi ang sinasabi sa kanya, magbayad ba dapat kami ng tribute, ng tax? So, pag sinabi ng Jesus, ng Panginoon na, oo, uy, tayo pala to, sabihin ng mga audio. Pag sinabing hindi, yung mga Romans naman, sabihin to, rebellion. Hindi, pala yung mali yun. Kaya sinabi niya ngayon, ano sinabi niya? Bata, alimin niyo to, ha? Sikat to, sabi niya dito. Ay, basa, ready, render, therefore, ready, go. Render, therefore, unto Caesar, the things which are Caesar's. And unto God, the things that are God. Okay, so ano sabihin nun? Ibigay niyo kay Cesar para kay Cesar at sa Diyos. Okay, di ba nakita niyo ang galing ng sagot? Bakit? Kasi nga, tinatrap siya sa isang bagay na hinalo nila eh. Di ba sabi niya, ako ikaw yung nagtuturo sa Diyos. Binola-bola pa siya katotohanan. Galing sa Diyos. Bigla tanong nila sa Cesar, sa tax. Kaya ngayon, paano mo may reconcile yun? Ang galing ng Panginoon eh. Nireconcile niya talaga. So, bigay mo kay Cesar kasi sa kanya talaga yan. Sa ngayon, siya yung nag-rule. Eh, patay ka naman pag di ka nagbayad. Diba? Mas maganda na yung buhay. At least, nagawa ka rin sa buhay mo. Diba? Bayaan mo na siya maghari dito. Later, may paglalagyan sa Diyos yan. Pero ang tamang gawin natin, kahit tayo ngayon, diba? Nag-submit tayo sa authority ngayon. Kaya hindi sa lahat ng bagay. Pero, yung mga sa kanila, tax yan eh. Ibigay natin. Kahit may asar na asar tayo, na kinukulimbat, di ba? Hindi ka ba magbabaya dahil doon? Hindi pwede. Nangyayari tayo. Pero, ito yung maganda naman dito. Lagi may kinalaman lagi sa ating church. Ba't tayo na sa church? Pwede mo magpahinga. Sa bahay. 3 beses, pambira ang Baptist, no? 3 beses at isang linggo. May soul winning pa, may weekly, may monthly, may pag meron lang, kakatawa, meron, ano ba yan?
Kasi sabi dito, hindi ka lang bigyan mo yung kaisisan, yung gobyerno, minagalang mo kasi established na ng Panginoon. Eh, lalo naman yun sa Diyos. Okay? So ngayon, alam mo na, kailangan mong pahinga. Eh, kaso may inalat ang Diyos para matuto ka rin sa church. Diba? Okay, maglaro kayo ito, mga to, mga bata yan eh. Okay, maglaro kayo ng isang oras, pero 7 hours, ano kayo? Mag-aaral naman kayo. Tapos pag church time, dito kayo sa church, di ba? So mayroong gano'n. So magandang napaganda no, na maintindihan natin na hindi naman tayo ang Diyos ay pinapabayaan tayo. Hindi rin naman siya po sa Kanya lang gusto niya. By the way, actually, lahat talaga sa Kanya. Kaso nga, dapat hindi tayo malito na ibig sabihin ba naglilingkod tayo kay Caesar ngayon kay Duterte, ibig sabihin ba nun, hindi na pinabayaan natin ng Diyos? Hindi naman eh, di ba? Yung sapat lang, yung sa Kanya talaga, ibigay mo sa Kanya, yung sa Diyos, sa Diyos. Hiningi ba ng Diyos lahat ng ano natin, lahat-lahat? Oras natin hindi, pera natin hindi, pero lahat actually, sa Kanya yon. Pero, hindi in a way na para tayong tanga na, okay, umita ako ng ganito, bigay ko lahat, hindi na ako kakain. Hindi ganun, ganun eh. Diba? Yung tama lang. At na kaya napakaganda nito na nung inaaral ko ng mga bagong Kristiyano ako talaga ang galing. Sabi ko, oh nga no, parang mali-mali lang yung naririnig ko sa Diyos, yung mga objections sa Diyos tsaka sa Kristiyano, mali lang talaga pala yung pangunawa. Kaya may kala nila, ay ako niyan, tinatanggihan ng Diyos yung pala. Mali ang pagkakaintindi nila sa gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Tapos sila pa yung matapang na ayaw pesyo nila. O tama ba yun? Hindi. So pag ikaw pala sumusunod sa Diyos, nakikita mo yung mga gantong bagay na superior ang kanyang righteousness. At napaganda na sumunod sa kanya. Okay? Naintindihan ba? Question? So tuloy ko na lang ha. Sabi dito, when they had heard these words, they were marveled and left him and went their way. So, eh sinasabi ko na bakit sila gano'n? Namamangha sila at diba, yun to, paano masabi ang tao matalino? Meron daw ang tao daw ay natural sa atin daw na sa palagay natin matalino tayo. Pag may naintindihan ka, tapos ibang tao ngayon, siyempre, kaedad mo lang naman, okay, hindi ka na natutunan. Ang madalas ang assumption lagi natin ay mas matalino tayo. Ganun yun eh. Kaya pag nag-iusap yung mga sa internet, walang katapusan eh. Lahat sila magaling. So hindi tayo dapat ganun. Dapat alamin mo talaga kung doon ka talaga, di ikaw yung magturo. Sure, why not? Diba? Pero, ba't kayo makikinig sa'yo? Ikaw, ba't ka makikinig sa'yo dito? Ba't hindi dito? Hindi. That will determine mo kung sino talaga yung papakinggan mo. So, itong time na to ay, ano, I believe, ginagamit din ng Panginoon na patuturuan tayo na talagang, sabi ka, tulad sabi ni Jesus, ano, si Solomon yung pinakamatalinong na buhay, pero, sabi niya sa sarili niya, greater, mas greater pa siya kay Solomon. So, ngayon, anong ibig sabihin nun? Nakita mo si Solomon, may ginawang mali, huwag mo nang gayahin. Tingnan mo yung gusto ng Diyos. Ay, ganun din yung mga tao. Pero, yan. So, isa yan sa mga illustration na matalino talagang Panginoon at nasa Kanya lahat ng sagot. Okay? So, kanino ko ngayon nahanap na sagot? May isang bagay kang di ma-determine sa buhay mo. Kanino ko hanap na sagot? Peter, kung naintindihan mo yung pinag-asabi ko dito, kanino ka kahanap ng sagot? Kanino ka pupunta? Very good. Sa Diyos. Nasa Kanya lahat ng sagot. Yung iba, nagpe-pretend lang. Yung iba, nagmamarunong lang. Pero ang Diyos, nasa Kanya lahat ng sagot. Yun ang totoo. Lalo na kay Jesus. Lahat ng maalala niyo ating series, di ba, sa life's biggest questions. Ang pambihira, di ba? Sakto yun. Siya yung sumagot nun. Ating origin, destiny, morality, and ano isa? Origin, destiny, morality, and meaning. Nasa Kanya lahat yan. Nasa Kanya lahat yan. Siya ang sumagot niyan, okay? So, yun ang pinaka-lesson natin ngayon, na kay Jesus yan. So, even yung mga matalino sa kanila, hindi siya na-entangle. Wala, kaya niya. Alam niya kasi kung saan siya nakatayo. Ganun din tayo. Dating, yung mga bata na aasarin kayo,
susubukan kung nasa na kayo, anong paniniwala, naniniwala ka ba talaga dyan, kahit si daddy, kahit ganyan na kaedad, darating yan. Sa mga pinipili mo sa ano, linggo talaga. Alam mo na yun eh, default na yun. Sa church tayo, pero may bisita, may trabaho, laking kikitain ko dito. Titiwala ba ako sa Diyos? Saka na. Ayun pa naman next week eh. Yung bagay na yan, na, buong buhay nyo na yan. Kaya, nung nakita ko rin sa buhay ko yan, sina-challenge kami sa church. Naisip ko, kailan pa ako mag-decide? Titiwala ba ako sa Diyos o huwag na lang? Eh, buong buhay mo na yan eh. Ngayon pa na magtiwala, tiwala, magtiwala, magtiwala, doon ka lalago. Yun na yun. Eh, sayang yung kahit magkano pa yan. Hindi mo kaya palitan ng Diyos yan? Diba? Ay, magagalit sa akin kaibigan ko. Magalit na siya. Mas papalit ang Diyos ng magandang kaibigan. Mas maayos na kaibigan. Inuwala ba kayo doon? I hope. Dahil yung nangyari sa akin. Kahapon doon. Sa barangay. Nagpalit ng ID. Yung religion. Saan din? Barangay. Nagpalit ng ID? ID sa senior. Nagpapalit pala yan every ano? Ako, bakit nagpalit? Nagpalit ng bago. Ah, hindi ikaw? Hindi, ako din. Ah. Dami namin. Every ano yun din? Ako, hindi. 4 years na siguro. Oh, parang. Ah, ano, ID? ID. Ah, ngayon. Pero yung religion. Sino na ako Roman Catholic? Ay, hindi po. Ano? Baptist. Hmm. Ilang kayo? Tapos? Yes, ano, Baptist na lang. Ah, amen. So, yun, no? Tingnan. Kasi karamihan talaga sa atin dito. Okay, so, another lesson ay pag nanindigan ka sa katotohanan, diba, minsan aasarin ka, pero pag hindi ka nalang masagot, nakita yung conviction mo, anong gagawin sa'yo? Iiwan ka rin naman. Yung totoo, hindi tatagal sa iyan. Ngayon, hindi ibig sabihin lagi yung positive. Ay, pingin ba? Minsan, iniiwanan ka sa tigas ng ulo mo. Minsan, ganun. Pero maganda na yung maging matigas yung ulo mo sa katotohanan. Okay? Hindi ko na sinabi na kahit ano sabihin sa'yo, huwag ka na makinig. Sinasabi ko sa'yo, alamin mo kung bakit tama ang Bible, kung bakit ano yung tama talaga. Ano yung tama? Ito ba yung tama? Ano, may mali talaga tayo. Di, pakinggan natin, tingnan natin, ibanggaan natin sa salita ng Diyos. Sino ba yung tama? Diba? Ayan. Sige po, doon na muna tayo. Nakabal si Bud. Tingnan natin si Bud. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa kwentong ito, Panginoon. Saan nakita namin, Panginoon, ang response ni Jesus, ang inyong anak, Panginoon, sa mga hamon sa kanya na I believe ay ito yung mga example niya pa sa amin. Kaya po yung matuto. Ano yung tamang gawin sa mga times na natin na sinusubok ang pananampalataya, Panginoon. Ganun din po yung kanina kwento, Panginoon, na bigyan namin importance ang inyong invitation, Panginoon. Maraming salamat, niligtas yung karamihan sa amin, Panginoon, dito. Hindi pa maligtas, Lord, si Ezekiel, Panginoon, ligtas yung po siya. We pray na pahalaga namin to, Lord, kung sa amin, tsaka sa ibang tao rin, Panginoon, makita nila na, makita namin, Panginoon, na sayang po itong opportunity na kayo po yung maligtas. Maligtas din po yung iba. So, we pray na lagi po consistent na kami soul winning personal, Panginoon, at pagsuporta sa inyong gawain dito, Panginoon. At pag-aaral yung salita, Panginoon, dahil makita namin na ang lakuan minsan sa doctrina, yan dyan. So, we pray na consistent na pag-aaral, basa, manalangin, Panginoon, at mag-suporta sa inyong gawain, Panginoon. Yung tuklas ng inyong kalooban at manatili dito, Panginoon, magandito na kami. Pray na kayo po lagi mag-lati, Lord, natin sa Father James, kung nasan siya, mga in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay.